At maaaring ito ang mangyari pagkamali ang iyong extension cord na nagamit. Sumuko siya. So take 2 niyan tayo in the other day. Sumabog po ang extension cord na ginamit ko. Kaya ako ay gumawa ng heavy duty extension cord. So sa last uploaded video po natin, tayo po ay nagtesting ng ating welding machine. And actually, pangalawang testing na po yun at gamit na po natin doon ang ating heavy duty extension cord. Dahil sa unang testing po natin, ang ating gamit ay ang normal extension cord at ito po ay pumalya, no? Kaya tara na at matuto sa ating kamalian. Let's go! Unang-una po sa lahat, at bago po kayo gumawa ng iyong extension cord, tignan po muna ninyo ang manual ng iyong power tool. Uulitin ko po, bago po kayo gumawa ng iyong extension cord, tignan po muna ninyo ang manual ng iyong power tool. Ayan, sana malino po sa atin yung lahat. So bakit nga ba? Mahal kita kahit na ginawa sa'yo isa. Dahil maaari po may specific or strict na guidelines or instruction kung ano ang extension cord na compatible sa iyong power tool. So katulad po sa aking welding machine, ano? So ano nga po ba ang mga nakalagay dito tungkol sa extension cord na dapat aking gamitin? So basahin po natin. So in extension cord, during normal use, an extension cord is not necessary. It is strongly recommended that an extension cord should not be used because of the voltage drop they produce. This drop in voltage can affect the performance of the welder. And if you need to use an extension cord, it must be a number 12 gauge cord at the smallest. And take note, do not use an extension cord over 7.8 meters in length. So bago ko po kasi nabasa itong manual na ito, ako na po ay nakabili ng aking materials para sa ating extension cord. Buti na lang tama ang ating mga nabili na materials. So sana matuto po tayo dito, ano, dahil tayo po ay gagastos ng malaki. Tara na at gawin na po natin ang ating extension cord. Let's go! Ano ang mga materials na kailangan natin? So buti na lang, tumingin po tayo sa Lazada at Shopee dahil mas mura po ang mga materials doon at mas quality. So ito po ang aking mga nabili na materials sa online. So yes po, unahin ko na po kayo. May kamahalan po itong heavy duty na extension cord. And sa akin, it is worth it of investment, ano. So aanhin ko po ang 1,000 pesos kung ito naman po ay para sa aking kaligtasan and para sa safety ng ating power tool na lagpas 1,000 pesos po ang kanyang presyo. So next part, it is assemble time. So disclaimer lang din po, ano. So hindi po ako eksperto at may background lamang po ako sa aking mga ginagawa. And pangalawa, ako din po ay nagtanong sa aking kaibigan na electrician and sa aking mechanic na tito sa ibang bansa. Ayan, shoutout po sa inyo, Kuya Rogelio and kay Tito Sunny. Ingat po kayo dyan lagi. So unang step, balatan po natin ang ating royal cord sa magkabilang dulo. So I know it is challenging, pero ayan, balatan nyo lang po, ano. So pangalawang step po, ano, so tanggalin lamang po natin ang ating screw sa ating plug at ikabit ang line 1 at line 2 na wire. So make sure po, ano, na walang chance na magdikit itong line 1 at line 2 po natin dahil hindi po sila para sa isa't isa. In other term, ito po ay magkakos ng short circuit. So pangatlo, ikabit na po natin ang ating wires sa ating outlet. So after removing the screw from the cover of our outlet, so mapapansin po ninyo na tatlo ang kabitan ng wires dyan. Ang line 1, ground, at line 2. So ilagay ang isang wire sa pinakakaliwa at isa naman sa pinakakanan. So hayaan na walang nakakabit sa gitna dahil iyon po ay para sa ground. And yun, after that, maaari na po natin gamitin ang ating heavy duty extension
Discord. So bago po mag-end ang ating video, so gusto ko lamang po magpasalamat. So 180 subscribers po natin. Ano? So maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po kayo makakalimutan habang buhay. And yun, target po natin na subscribers this year is 1,000 subscribers. And yun lamang po. And laging tandaan, safety first and laging mag-iingat. Salamat.